So may $5 tayo makakain na dyan. Yun, tinig so. Nakalabas lang dito sa Bakura, no? Roma. Ah, yan yun, lalaki oh. Ang ganda oh, oh lalaki oh. Oh, wow. Hmm. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang pasyal sa Canada. So ma'am, magandang gabi, magandang araw kung nasaan man kayo mga kainis, ano? Magja-jogging lang ako ngayon kasi siyempre tamang-tama yung init ng araw, ano? Tapit ka mga dyan. Sandali lang mainis, makulit tong alaga ko, sandali lang. Inubuan mo ako ah. Oh wow, yung mga kamatis mga kainis, oh. Nakalabas lang dito sa Bakura, ano? Wow, yun, ang lalaki. Ang sarap pitasin, eh, no? Pero hindi natin pipitasin niya mga kainis, ayan, mga hinog. May nakatago, ano? Gaganda, ayan, oh. Wow. Roma. Ah, yan yun, lalaki oh. Wow, grabe, ang gaganda, no? Nasa labas lang eh, no? Pang sinigang. Sarap. So, nandito tayo ngayon sa labas mga kainex, ano? Kasi gusto kong mag-jogging. Eh, tamang-tama eh, napakainit ng panahon ngayon. Nakasikat si haring araw, kaya naku, napakasarap magpapawis, ano? Kung napapansin nyo, naka-sweatshirt ako ngayon mga kainex, ano? Kasi pag naka-sweatshirt ako sa tapos mainit ang panahon, mas mabilis lumabas yung ating pawis. Kaya kahit na ilang takbo lang tayo, ilang lakad-lakad lang tayo, eh mabilis lumabas yung pawis natin at syempre healthy yung pinapawisan tayo, di ba? So tara. So pero kailangan kong maglagay nitong sombrero sa aking bunbunan kasi syempre mahirap na walang protection ang ating bunbunan at baka bigla na lang tayong tumihaya diyan, nakabaligtad pa yung ating mga paa, no? So tara mga kainis, ano? At magpapawis muna ako habang maganda pang panahon. Whew, let's go. Yan, so tara mga kainis, sari ko. Laglag pa yung sombrero ko ah. Tanggalin ko na nga, sagaabal eh. Yeah, so mga ano lang to, mga ilang takbo lang tayo eh, sigurado lalabas na yung pawis natin mga kainags, ano? Pero hindi tayo masyadong tatakbo, kumbaga lalakad lang, lakad takbo ganun. Kasi nga meron tayong diferensya sa paa. Kumbaga ma-relax lang natin, no? Ma-enjoy lang natin. Ngayon ay alas 3 mga kainags, ano? Alas 3 pasado na ng hapon. Kaya tamang-tama lang yung sikat ng araw. Pero mainit pa rin. Grabe. Ah. Doon nga pala sa mga ano, no? Mga papunta pa lang ng Canada. Or pupunta pa lang Canada, baka nabibigla kayo sa mga nakikita nyo ngayon, ano? Paluwag ang daan, walang katao-tao, walang vendor. So ganyan po talaga dito sa Canada, ano? Bihira tayo makita ng mga tao sa mga daan. Kaya masarap. Walang ka-pressure-pressure, walang ka-stress-stress. Kita nyo naman, no? So yun yung harapan natin, no? Oh, di ba? Ganun din, di ba? Wala kayo nakikita ng tao, di ba? Oh. So uwi na tayo mga kainags, ano? At napagod ako, nakadalawang ikot din ako, no? At hindi tayo masyadong pinawisan. Although may pawis naman lumabas, ano? Pero hindi tayo masyadong pinawisan kasi medyo sumaba yung hangin, mga kainags, ano? Sinabayan yung pagiging mahangin ko. Ang bihira. By the way, mga kainags, ano? Yung Mansanas na yan, yan yung pupuntahan natin mamaya, ano? Papakita ko sa inyo kung paano tayo pumitas. Pero magpapaalam muna tayo, hindi natin titirahin, ha? So mamaya, mag-withdraw muna tayo. $5 bigay natin sa kanila. Tingnan natin kung tatanggapin nila, no? Hopefully sana may tao para may pakita ko naman sa inyo kung paano natin pitasin ang mga mansanas mula sa puno. Yan. Oh, nauuhaw na ako talaga, makikisailan ko na umuwi ng bahay na ko eh. Mabuti na lang eh naghanda ako ng Gatorade. Para pag-uwi natin ay mapapawi ang ating pagkauhaw. Oh. So ito, nagiging kulay dilaw na yung kanyang mga dahon, no? Itong parte na to, yan ang mga sign na September na, malapit na. Isang araw na lang September na. At pag buwan ng September, nako, karamihan dyan ay kulay dilaw na mga kainags, ano? Yan. Kulay dilaw na at makakalbo na rin, katulad ng inyong lingkod. Pero mabuti pa yung mga puno na yun eh. Pagdating ng spring eh, sisibol, no? Eh tayo yung ulo natin talagang hindi na sisibol. Habang buhay na. Oh, sarap lilim. Ang lilim. Hop. Wala. Ayos.
Yan, so matadaanan na naman natin yung kamatis, mga kainags, ano? Sarap tingnan eh. Parang nanuluksong magpapitas. Ayan, no? Wow! Dami, ganda, no? Oh! Wow! Oh! Oh! Ha! Oh, sarap pitasin, isa-isa eh, no? Tapos silutuan siya sinigang. Wag, magalitan tayo. So yan, ito pa yung isang puno ng mansanas, mga kainags, ano? Ayan, no? Bibili rin tayo, no? Titingnan natin kung may tao dito mamaya. Oh, mamula-mula, oh. Wow! Ha! So tara, uwiin tayo. Nauhaw na ako. Yun. Ito na yung time, mga kainags, no, para pumunta tayo doon sa bilihan ng mansanas, no? Ay, yung may-ari ng mansanas, kakatok tayo sa may bahay niya. Tapos sasabihin natin, pwede bang makabili ng mansanas, ano? $5 sa 3 pirasong mansanas. Subukan lang natin. Sana mayroong may-ari. Pero dito muna ako, maglalakad-lakad muna ako, mga kainags, no? Kasi medyo papraktisin ko muna yung sasabihin ko. Baka pagkaharap ko na yung may-ari, hindi ko masabi yung gusto kong sabihin, ano? Siyempre, kakatok tayo, no? Knock-knock. Would you mind if I can buy 3 apples for $5? Pwede na yun, maintindihan niya na yun, mga kainags, ano? Tingnan natin, ano? So, kung hindi niya tatanggapin, okay lang. Kung tatanggapin niya, mas maganda. Kasi syempre, offer natin $5 para syempre naman, para may content tayo, no? Kasi syempre, nakagawa tayo ng content dahil dun sa mansanas niya. Kaya kumbaga parang tip na lang sa kanya yun. So talaga, ikot muna ako rito kasi nagpapalakas lang ako ng loob, mga kainags, ano? Nahiya kasi ako. Kukuha lang ako ng lakas ng loob at ng kapal lang mukha, ano? Ang bihira. Parang mali, ah. Parang mali yung practice ko. Dapat pala, ano, siguro hindi would you mind, eh, no? Dapat ano yung... I'm just wondering if I can buy 3 apples for $5. Yun? Parang mas maganda yun, mga kainags, ano? Kaya mas maganda yung pinapractice ko muna, eh, bago ko sumalang sa laban, eh, no? Para syempre, malakas ang loob ko kasi alam ko na yung sasabihin ko. Mahirap yung bigla na lang akong sasalang doon. Tapos, eh, yun nga, nabanggit ko, no? Malito pa ako, hindi ko pa masabi yung gusto ko sabihin. Baka sabihin ko na lang na pag wala akong masabi, eh, hello? Sabay alis, eh, no? So tara na, okay na. Na-practice ko na, mga kainags, ano? Punta na tayo. Ikot na lang tayo dito. Bira. Ay. Ano nga pala dito sa Alberta, Canada, mga kainags, ano? August 31, no? Huling araw ng August. Sa Pilipinas, September 1 na ngayon. Sigurado, marami na nagpapatugtog ng kanta ni Jose Marichan. Like now. Telling lantern on the trees, I believe that Christmas. So ito na, mga kainags, dito na. Huwag na muna natin tapusin yung kanta ni Jose Marichan. Kasi nandito na yung ano, yung bahay na pupunta natin, yung may mga mansanas, ano. Medyo kinakabahan ako, mga kainags, ng konti, ah. Pero kailangan niya, kailangan. Para magka... Toto, hindi tayo. Kakatok lang tayo, magdo-doorbell lang tayo, mga kainags, ano. Yan. Doorbell lang tayo. Ay, hindi ko madala. Shit. Nervous kasi. Nervous ako. So may $5 tayo, mga kainags, ano? Tanong mo tayo. Sana may tao. Yun. Ito pa ka tao. Parang may sira yung ano nila, yung hagdanan nila. Parang malambot. Ayan, no? O baka naman yung nervous lang ako. Tingnan natin. Tagal, ha? Ayan. Tagal, ha? Doon yung mga mansanas, mga kainags. Doon yung mga mansanas, ano yun. Doon natin kukulin. Tara, alis na tayo. Walang tao. Next time na lang. Yun, dyan ako natisod, doon. So tara, alis na tayo, mga kainags. Walang tao. So bigo tayo, bigo. At least nag-try tayo, no? Doon na lang sa isa. Tingnan natin sa isa. Wow, gaganda, oh. Cherries, no? Ayan, no? So may tanim din siya doon, mga kainags, ano? Ano ba tawag yan? Hindi ko alam, eh.
Pero yung mga ano niya, yung mga cherries niya, gaganda oh, yan oh. Wow, ay cherries oh, cherries potato, tomato. Ganda oh. Try natin doon sa kabila, makakainis ano, meron din siyang apple doon. So wala, hindi lumabas yung may-ari. So ito naman makakainis yung isang puno ng mansanas na susubukan natin makabili tayo no. Yan oh, yan oh. Toto. Yan oh, tingnan niyo na yung mga mansanas, naglalaglagan lang, di ba? Oh, yan yung mga mansanas, makakainis oh. Wow. Huh? Ang ganda oh. Oh, lalaki oh. Huh? Wow, dami yan. Naglalaglagan lang. So katok tayo, try natin kung tao no. Sana may tao para makabili tayo ng mansanas. Katok tayo. Mukhang walang tao rin ah. Katok tayo. Mukhang wala tao yung mga may-ari ng mansanas dito ah. Baka kala nila manghihingi tayo. Baka kala nila wala tayong pera pambili, no? Meron tayo $5 oh, bira. Tagal. Mukhang bigo tayo ah. Hindi tayo makakabili ng mansanas ngayong araw na to ah. Mukhang pinagtataguan tayo ng mga may-ari ah. So tara, wag natin pilitin. Wala eh. Let's go. Ay. Ayan no, kita nyo naman yung mga mansanas, mga kainag, so. Mga green apple. Bili yan, oh. Wow. Ay, nako. Ganda sana. Sarap, oh. Sarap sana ang pumitas, no? Kaya lang, wala. Walang tao, mga kainag, sino? Ay, so, wala. At least, sinubukan natin, ano? Tsaka, importante, nag-practice tayo ng ating English na sasabihin. I'm just wondering if I can buy 3 apples for $5. Yun. Thank you. Okay. All right. Russ said it was okay. All right. Thank you very much. Don't say that. I'll get him in trouble. just only one. Yeah. Just only one apple. So yun mga kainags, ano? So may mga kapitbahay dito. Nagtanong yeah. Tayo. I doubt if you should say anything. Okay. I'll pick one. So yun mga kainags, so may mga kapitbahay sila rito. Sabi ko eh kung sino yung nakatira doon. Kasi katok tayo ng katok na walang tao. Eh sabi ko, pwede ba akong magkumuha ng apple tapos i-drop ko na lang yung $5 dun sa mailbox. So sabi nila, baka nga matuwa pa siya pag binawasan mo yung apple nilang pakalat-kalat lang dyan, ano. So tara, pitas tayo. Thank you. So yun mga kainas, so tara, pitas lang tayo, no. At least meron tayong witness, no, na nakausap natin yung kapitbahay. Sabi ko, gusto kong bumili sana ng 3 apple, i-drop ko na lang yung $5, no, dun sa mailbox niya. Pero sabi niya, pika na lang ng isa. Kasi yung kinakatok natin bahay na to mga kainags, ano? Yan yung nandito. Nagre-rent lang pala yung nakatira diyan. So sabi nila, pitas ka na lang ng apple para isa lang. So pipitas lang tayo mga kainags, no, isang pirasong apple lang. Toto. Yan, oh. Wow. Oh, dalawa na. Yan, ayos. Pitas na tayo. Salamat. Thank you. Oy, paalam tayo sa kapitbahay, ha? Bira kayo, ha? Yan, para lang ano, maipakita ko sa inyo na pumitas tayo ng apple mga kainags, ano? Yan, oh. Pero sabi ng kapitbahay, masarap daw 'to mga kainags. Masarap daw 'tong apple. So, hindi ko lang alam kung anong klaseng apple 'to eh. Pero titikman natin mamaya, ano? Yun, sabi ng ano, ng dalawang kapitbahay nila. So, nagpaalam tayo, no? Nagtanong tayo, sabi ko nga, bibili sana tayo ng ilang pirasong apple for $5. So yan, importante. Nakakuha na tayo ng apple, no? Thank you very much. Take care, buddy. Yeah, thanks. So pagdating sa bahay, titingnan natin, titikman natin mga kainags, no? O nga pala, no? Shoutout nga pala kay Elijah. Elijah, pre, pasensya ka na, no? Kasi gumawa kami ni Elijah ng vlog, no? Kahapon, August 30. Ang problema mga kainag, siguro puyat ako, no? Puyat o engot. Sa halip na ikakopy ako sa cellphone ko, delete ang napindot ko. Whew, sayang, hinayang talaga ako mga kainag, no? Pero ganun talaga mga kainag, no? Misan talaga nangyayari sa mga gumagawa ng mga content yan, no? Mga vlogger, yung nadidelete yung mga dapat hindi delete. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Pero importante, meron tayong mansanas ngayon, oh.
Pero nang hinayang talaga ako doon, mga kainags, ano? Na-delete ko talaga. Sayang, ganda pa naman, ano? Ganda ng kulitan namin ni Elijah. Pero ganun talaga. Anyway, kaya importante, we have two apples. Hello. Hello. How are you? Good, thanks. Very nice day, hey? Oh, beautiful. Yeah. So, babait ng mga kapitbahay natin dito, no? Very warm. Neighborhood. Yan. Ah, so pagpasensya niyo na minsan yung grammar ko, mga kainags, no? Alam niyo naman ako eh, hindi naman ako ganoon kagaling sa pagsasalita ng English, ano. Although nakakapagsalita tayo ng English, at least eh, pero hindi ganoon ka-perfect. Yung grammar ko barok din, pero importante naman dito 'yung nagkakaintindihan, mga kainags. Kaya bago ako makipag-usap minsan sa mga puti o sa mga English speaking, eh kailangan practicing ko muna English ko bago ako magsimulang makipag-usap sa kanila, no. Ay. Nalaglag pa, hayop na 'yan. Nalaglag na, pambira naman, no. Eh, pambira kasi. Sabi ko kasi kanina, mga kainags, you know, I'll pick one, pero ang kinuha ko dalawa. Nalaglag. Talaga bang mukhang hindi ko yata. Ay, nako naman talaga. Mukha may nakakita sa atin, tumatawa tayo mag-isa, mga kainags. Nalaglag pa. Ang bihira, bulsa na nga natin. Yan, bulsa natin dito. Ang bihira. Puf, talaga naman. Yan, kasi tumira ang mansanas. Hindi naman natin tinira yun, mga kainags. Nagpaalam naman tayo doon sa kapitbahay. Try naman natin kumatok. Try naman natin kausapin na magbayad tayo. At least alam ng mga kapitbahay, di ba? Nabanggit ko nga. Puf, tara, tikman natin yung apple. Bihira. Layo kasi nung nalakad ko, mga kainags, eh. Kumuha kasi ako ng lakas sa loob, eh, no? So, syempre, mapapadana naman tayo dito sa mga cherries. O yan, syempre hindi tayo papayag na hindi tayo pipitas. Yan, pitas tayo dalawa. Yan. Ayos, sarap. O, sabay, sabay kain. Sarap. Sarap. So, hugasan natin bago natin kainin. Tara, dito natin hugasan. So, isa lang muna. Tago ko muna sa bulsa yung isa. Ito lang muna, baka malaglag na naman ako. Nalamog na, oh. Dito yung bumagsak kanina, eh. Pero anyway, dito tayo mag-bite mamaya. Dali lang. Ah! Hugasan natin. Parang umiihi, ano? Yan. Patayin natin to. Ayos. Ito na. Tikman natin na. Sabi nila, masarap daw to, mga kainis. Sabi ng kapitbahay, masarap daw to, eh. Kasi natikman na rin nila. Ito na, ito na, ito na. Ito, subukan natin, mga kainis. Subukan natin dito sa may mamula-mulang pisngi. Aba, masarap nga, matamis. Hindi ako nagkakamali, eh. Parang gela o crisp, apple crisp. Masarap nga. Ah, fresh na fresh. Lutong. Sarap. Sabi nila, eat one apple a day keeps the doctors away. Yun. Mukhang tama ba? So maraming salamat, mga kainag, ano? Sa mga nood ng videos, nag-like at nag-subscribe. Thank you very much po, ha. Tsaka sa mga gusto mag-subscribe, syempre pwedeng pwede po, at maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainag.